Hello everyone! Kamusta kayong lahat guys? So for today's video, i-share ko po sa inyo yung some of the disadvantages as an OFW. So sa mga mag-a-apply pa lang or mga bago pa lang na mag-a-apply, gusto maging OFW, siguro makakatulong ito guys para ma-prepare din yung mga sarili nyo. Kasi for me, for more than 5 years na naging isang OFW ako hanggang ngayon, so ito yung mga bagay-bagay na for me, disadvantages talaga kapag nag-abroad ka. Pero kapag nandito ka na, is magiging basic na lang siya. Parang may embrace mo na lang. So, bago po pala ang lahat, kung bago ka pala dito sa akin channel, please do consider subscribing po and comment down below kung isa ka sa mga makaka-relate nito and gusto mo ng mga ganitong relate na story about OFW. Let's start! Ako guys, una ko sa lahat na masasabi ko sa inyo, unang-una na dapat nyo i-prepare siguro is number one, separation from your loved ones. So, kailangan na yung ihanda yung sarili ninyo na mahiwalay sa family nyo. Especially kung kayo ay sanay na yung family nyo or parents nyo, mga kapatid nyo, laging nandyan, araw-araw nakikita nyo, simula nung lumaki kayo. So, as in, especially sa mga first time talaga na mawalay sa family nila, and diretso na mag-abroad. Ito isa talaga sa pinakamatinding kalaban guys, homesick talaga. Dahil kapag ka nami-miss yung family nyo, iba-iba yung mararamdaman nyo kapag nandito na kayo dito sa abroad. Iba yung feeling na gusto nyong umiyak anytime sa family nyo or sa kapatid nyo, especially kung close na close kayo sa family nyo, dun nyo ma-feel na ang hirap-hirap yung feeling na hopeless ka. Yun guys. So, na-feel ko na yun, naranasan ko na yun siya for many years ago, and until now naman guys, nararanasan ko pa rin siya, na-feel ko pa rin siya. Hindi yun maiwasan talaga. Isa yan sa mga kailangan natin yung masanayan kapag nandito na tayo sa abroad. Iiyak. Yan, iiyak lang. Ganun talaga yun lang. Iiyak lang talaga. Magbawon kayo ng maraming luha para ready kayo lagi sa homesick niyo. Pangalawa, pressure to earn. So, ayan, parang for me, nakaka-pressure na yung feeling na gusto ko kailangan makaipon. Kailangan makabili ako ng ganito. Kaya kailangan kong mag-ipon dahil may gusto akong bilhin. Kailangan kong makatulong sa family ko. May pinapaaral ako. Yung ganung feeling. So, ako naman guys, na-feel ko na rin yan. Naranasan ko na rin yan. Yung ma-pressure ka talaga na kailangan mag-earn ka ng money, kailangan huwag kang tatamad-tamad dahil mayroon kang family na sinusuportahan, or kung wala naman, syempre yung iba may mga gustong bilhin, may mga plano sa future nila. Kaya nape-pressure yung mga utak natin guys na mag-ipon or mag-earn ng money. So, isa yun sa mga disadvantages kapag nasa abroad ka. Kasi iba yung expectation ng mga nasa Pinas kapag hindi pa sila naka-experience mag-abroad. So, unless na lang siguro sa mga nakapag-experience na ng abroad, yun, may intindihan nila yung sitwasyon natin dito. And pangatlo guys, abuse and discrimination. Meron ding mga discrimination na mararanasan ninyo, especially kapag in my experience guys, nandun yung discrimination na katulong lang yan. So, iba yung dapat yung level nila. And parang ganun, iba yung pagtrato nila sa amin bilang katulong, which is medyo ano ba, nakaka-hurt yun siya dahil syempre tao naman tayo, we should be kailangan sana dapat, 'di ba, pantay-pantay lang yung tungo, pakikitungo. Pero hindi natin talaga maiwasan yun dahil hindi naman katulad natin yung mindset ng ibang tao. So mayroon ding iba na kahit kapwa nating Pilipino, guys, dinidiscriminate nila tayo. And ito pa yung working in a field which is not related to your background. So maraming makaka-relate nito dahil alam ko na hindi naman lahat ng mga nakapagtapos or kung ano yung mga tinapos ninyo sa Pilipinas, iyon din yung magiging trabaho niyo dito sa ibang bansa. Like, for me, ako, may experience ako about electronics company, sa mga food processing, factories. Yun yung experience ko, guys, for how many years. Pero, mas pinili ko mag-apply ng katulong DH or kadama dito sa Middle East dahil yun yung parang mas madali sa akin. Mas prepare ko na ipurso na lang yung ganito dahil yun yung mas mabilis na paraan para makapag-abroad ako to earn money. Actually, na-experience ko na siya, so medyo mahirap nung una kong apply, kaya hindi ko na siya, in-stop ko na lang siya. So I decided na mag-apply as an DH dito sa Middle East, and hindi naman ako nagsisi. Hindi ako nagsisi guys dahil blessed naman ako sa naging amo ko, sa naging trabaho ko, okay naman ako kahit papano, kaya ko siyang i-handle. Although hindi naman ito yung aking field talaga, hindi to ang aking background when I was in the Philippines. Ako yung nagtatrabaho talaga electronics company, ganoon sa mga factories. Ito pa, being an OFW guys, being an OFW has time limit. So, kahit naman guys, actually kahit naman sa Pilipinas, kapag nagtatrabaho ka, limitado talaga ang oras mo.
Pag dito sa ibang bansa, mas limitado ang oras mo, lalo na kung may mga amo ka na laging nakasunod sa iyo. Ang pahinga mo lang talaga is yung pagpunta mo ng CR or yung pagtulog mo. Yun lang talaga yun. So limited yung time. Hindi ka halos talaga makapagpahinga. Yung gusto mong tumawag sa family mo, hindi mo na halos magawa dahil nga pagod na pagod ka na. Tapos kailangan pang gumising na maaga. So yun, limited talaga yung time mo guys dahil madalas, lalo kapag may kasama kang bata or may alaga kang bata, limited na limited yung time mo dahil lagi kang nakabantay sa bata dahil ang mga parents dito, syempre, umaasa yan sila sa katulog. Brain drain, yun. Parang alam niyo yung pag nandito kayo sa ibang bansa, nadedrain yung utak niyo, kakaisip, kasi nandun yung stress, pagod, puyat, gutom, kapag kayong nakakalimutan niyo ng kumain, sa sobrang dami ng gawain, and pagod na kayo, parang, tapos dadagdagan pa ng problema na nasa Pilipinas, hindi natin may iwasan yun, guys, yung mga tawag nila, chat nila, puro problema. So parang yung utak namin dito guys talaga nadedrain. Tapos dagdagan pa ng mga amo or mga madam na kung makautos akala nila robot kami. Alam niyo yun na parang akala nila hindi kami nakapapagod. So yun halo-halong stress, halo-halong emosyon, pagod. Eh, hindi mo minsan parang sasabog na kami sa alam yung pakiramdam namin na hindi namin alam kung ano na kami. Alam yung feeling namin na robot na siguro buti pa nga yung robot kasi kapag na lobot na cha-charge. Kami kahit lobot na kami sa mga kasambahay, relate kayo nito, kahit lobot na yung tipong kahit ang sakit ng ulo, puyat, kailangan mo pang gumising yung maaga. Kahit hindi pa sapat yung energy na naipon mo, kailangan mo pa rin bumangon ng maaga. Kailangan mong harapin yung mga pang-araw-araw na kailangan mong gawin dahil yun yung kailangan mong gawin dito sa ibang bansa. Wala, no choice ka. Magre-reklamo ka naman, syempre, magiging conflict yun sa mga employer nyo. Kaya napakahirap guys ha. Kaya kailangan prepare kayo palagi. Mentally, emotionally, physically, yun, i-prepare nyo lagi yun guys. Kapag nandito kayo sa ibang bansa, masasanay na rin kayo. Isa din sa disadvantage guys is yung pag nagkasakit ka. So, pag nagkasakit ka, wala talaga mag-aalaga sa iyo. Wala kang mag-aalaga sa iyo kundi sarili mo lang. Kaya kailangan kapag nagkasakit kayo, kayo-kayo lang din yung mag-aalaga sa sarili nyo. So, ingatan nyo guys na huwag kayong magkasakit. Hindi naman maiwasan magkasakit. But as much as possible, sikapin nyo guys na alagaan nyo yung sarili nyo kahit gaano nyo kapagod. Huwag nyo kalimutan kumain sa tamang oras kung hanggat maaari. I know hindi naman siguro to bago sa mga kadama. Magbitbit kayo ng kahit papano mga biscuits, ganun yung makakain nyo habang nagtatrabaho kayo. Kasi iba kasi yung oras ng kain nila dito sa ibang bansa. Iba yung oras nila dito, iba din yung mga pagkain nila dito. So, kailangan mo mag-adjust. Kasi yung disadvantage, wala kang matatawag na mama, papa, ate, kuya, kung sino pa. Yung mga nakasanayan mo nandyan sa tabi mo tuwing magkasakit ka, wala yan sila. Hindi mo yan matatawag. Tatawagan mo lang sarili mo. Tawagin mo sarili mo, kausapin mo sarili mo, pagalingin mo ang sarili mo. Ayan. So, diba, yun yung masaklap na katotohanan. Pero isa talaga yun sa mga may experience natin dito kapag nag-abroad. So, that's all guys for today's video. So, na-share ko lang yun sa inyo yung mga madalas na disadvantage kapag nag-abroad. So, thank you so much guys for watching this video. And as I've said, ito ay para sa mga baguhang OFW na gustong maka-experience mag-abroad. Be prepared. So, yun lang. Thank you so much again for watching.